nagbabalik ako, bakit? Kasi hindi ako nakapaglagay ng mascara. So, kailangan makita natin yung finished product natin. Kapag mayroong mascara. So, lagay tayo ng mascara. Hindi na ako magpo-false eyelashes. Ito na lang. Madali lang naman tumabura. Pag nag-dilang. So, mas buhay yung mata kapag may mascara. Yan, yun. Pinakita ko lang na mas maganda pag merong buhay yung pilik mata natin. Bubrain ko yung kilay ko. Kasi papakita ko kung bakit hindi dapat nag-uumpisa ng pagkikilay sa kanto ng kilay. O, hinurak. Papakita ko sa inyo mga mouse pag inunan yung sa kanto kasi ang dami ko nakikitang ganito eh, makapal yung sa kanto niya kasi tingnan nyo ha kapag nauna natin lagyan yung sa kanto kapal na siya agad. Ayan, ganyan. So, maganda pa rin kasi na ito, lighter. Lighter to dapat. Tapos, lighter to dark. Yun ang dapat yung maging itsura ng kilay natin. Yan yung isang nagagawa ng mga girls na nauuna sa kanto. Pero, kung yun naman yung bet nila, diba? Why not? Pero para sa akin, okay din yung dito lighter lang, tapos dito yung dark. Ayan. Tapos, merong iba, diba? Yung nagiging square yung ganito. Ayan, ganyan. So, never pa akong nagkilay ng ganyan. O, diba? Anong itsura niya compared dun sa kilay ko kanina? Iwasan natin magkilay ng mukhang hinulma sa unahan. So, ayan. Dami ko nakikitang ganito. Sorry po sa mga nakikita kong ganito, pero ganito po talaga yung nakikita ko na paganto yung kanto. Yung talagang, alam mo yun, yung talagang mukhang ginugi talaga siya. Ayan. So, ang kapal kasi niya tingnan kapag yung sa kanto, alam mo yun. Although, nakaka-enjoy din siya oh, kasi parang parang nagpipaint. Yun nga lang, may binabagayan din. Siguro yung iba, confident na ganun yung kilay nila. So, hayaan na lang natin. Yan. Pero para sa akin nga, iba-iba naman tayo ng gusto sa pag-makeup. Pero piliin natin kung ano yung magmumukha tayong presentable, di ba? Ayan, para lang ako nag-drawing. So, ayan, ganun. Parang galit. Ayan. So, iwasan natin yung mga moms na masyadong guhit na guhit yung sa unahan. Kasi nga, ayan. Kayo ba? Bet mo ba yung ganyan? Okay lang naman yun sa iba siguro. Sabi nga nila, kanya-kanya lang trip yan, di ba? So, push lang. Pakita ko na rin dito kung paano maglinis ng mukha.
kailangan bago tayo matulog, make sure na malinis yung mukha natin, mga moms. Huwag nating hayaan na mag-stay yung makeup sa mukha natin para hindi ma-damage yung skin natin. So, yung ginagamit kong makeup remover, Clinique. Meron din ito yung pa-rinse off. So, yun, maganda din yun. Yun, natanggal agad siya. So, ayun, kailangan matanggal natin mabuti. Yung sa eyeliner naman, cotton buds, magandang ipangtanggal. Huwag masyadong bulak kung hindi pa matanggal. Kasi baka malagyan ng makeup remover. Ba't parang naiyak ako? Sa amoy siguro ito. Masyado kasi mabango. May allergy ako sa mabango. So, ayun. Dito. So, ayan. Wala na ako makeup. Malinis na. Pero parang may black pa dito. Bulak na lang siguro kasi oily pa naman yung pa ko. Oily pa dun sa pinagtanggal ko. Yeah. So mamaya, ikukotan buds ko na lang yun sa eyeliner. A few moments later. Yan, so kailangan sobrang linis. Yan, so salamat ulit sa pagnood sa video na to. At mag-ingat tayong lahat. Lagi tayong mag-pray, mga moms. Kasi alam nyo na, masyadong magulo na yung mundo natin. Kung ano-ano nang lumalabas sa balita. Minsan nga ayaw ko nang manood ang balita. Kaya pag sinasabi ng asawa ko na buksan yung TV, manood ang balita. Niloloko ko siya, sabi ko, huwag ka nang manood ng balita. Paniwalaan mo na lang yung sarili mo. Pero dyan, na-joke ko lang po. Ayun, ganun. Kasi diba, pag nakikinig ka pa dun sa balita, parang lalo kang ma-stress. Pero, ang pinakamaganda pa rin gawin is mag-pray tayo palagi. Kasi yun yung pinaka-the best na gawin sa, lalo na sa panahon ngayon, diba? So, huwag natin kalimutan yun, mga moms, lalo na tayo, mga ilaw ng tahanan. Kailangan tayo yung talagang lumalaban sa panalangin na lagi natin ipag-pray yung bansa natin, yung mga pamilya natin, mga mahal natin sa buhay, sa ibang lugar, sa ibang bansa. Yun. So, keep safe everyone. God is with us. Lagi lang tayo magtiwala sa Panginoon. See you all soon. Goodbye!